Kasi dahil nag-dress siya siguro. Hindi sa akin yun.
Sabi, 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 sabi. Oh, ito. Dami, ito, may kalino.
Sir Christy, tanong na si Sir. Meron daw nagkakabalo sa inyo. Meron. Kaya nagalawang isip.
Ate Jeroen, sabi niya, upo ka, tapos tayo. Mr. Christie. Kayo? Gamitin sa mga bata. Kasi pag nabasa, palitan mo agad. Pero ito, no, hindi mo makikita kung basa siya. Kaya kahit punong-puno na. Actually, no, bakit ko na pili ito, may symbolism ito, is, pero bawat magulang, kayong dalawa, kailangan nyo talagang yung anak nyo is alagaan. Nandun yung pag-care, ibig sabihin i-symbolize to care for someone, lalo na po yung mga hindi pa yung vulnerable sa niyo, hindi pa kaya yung bata. At ito rin ay talagang kailangan yung maging yung hygiene ng bata, no? Para mo malalaman is kapag umiyak na yung anak nyo, talagang i-check nyo yung bata, no? Ano, basta pa yung diaper or meron ba siyang nagdumi ba siya? Hindi ba sa amuyin? Ha? Pwede amuyin. Mo din siyang amuyin. Amuyin. Silipin. Lalaki naman siya. So, okay lang. Pero actually, nandun yung yung home care. And ito yung bilang magulang, it symbolizes responsibility sa inyong dalawa, no? Kailangan nyo talaga yung baby is nandun yung pag na-nurture sa bata. And protection, of course. Dahil kapag hindi mo pinalitan, maaring magkaroon siya ng rashes or something. So, nandun po yung care and protection sa baby.
Kinakabahan si Marco. Paano kaya yung gamitin? Actually, meron naman anong doctor, di ba? Oo, meron silang demo. Ituturo kung mine! Demo! May demo sila kung paano magawa. Okay. Oh, so yun, Brad. Yun lang ang iiwan ko sa inyo. Of course, bilang magulang, hindi lang si mama or ang asawa ang magpapalit ng diaper ng anak. Mag-care sa anak, mag-pro-protect sa anak, magtulungan kayo mag-asawa. Dito na po. Dudok. Father William, mind mo na. Buhatin mo yung Bible. Anong white pa sa'yo? Hindi. Cotton bag, nandiyan. Hindi ko natagpuan. Kilala niyo ba ito? Alam niyo ba ito? Opo, ito po ay ginagamit paglinis ng tenga. So, sinabi kanina na protection ng mga ito rin protection din ito. Dahil pag hindi niyo nililinis yung tenga, hindi ba magiging bingi yung anak niyo? Mag-ingat lang, no? Kasi di ba nakakatawa lang? Ang paglilinis ng tenga, hindi nyo ipapasok lahat ito. Ito lang ang inyong gagamitin, yung tip. Malem. At ngayon, overcleaning ay masama din. Oo. So siguro, once a month? Joke lang yun, brother. Baby pa naman. Kailangan. Mag-alimit. Baby, mag-ano na, oh. Bakit ito napili ko? Sabihin mo. Kaya actually, nag-invento na ako. Hindi ko kasi alam talaga. Pero, ang venom. Hindi maniwala si Brother Mark. Brother Mark, kapag ka hindi mo nilinis yung tenga, hindi niya maririnig, hindi siya mag-o-obey yung baby. No? Actually, hindi na ito para sa baby. Pati ito sa nanay at sa papay. Sali mo naman ako. O sa tita na rin. Sige na eh. Dalawang tita. So, para naririnig at mag-o-obey yung bata. Kasi baka sasabihin niya, Ma, may sinasabi ka ba? So, hindi niya kayo pakikinig, hindi niya kayo isindi. But, and then, symbolize yan ng pag-o-obey natin, no? Yung pakikinig natin sa isa't isa. First time, first of all, sa mag-asawa muna, matuto tayong makinig, no? Hindi lang pwedeng, isa lang ang nagsasalita. Both should be, when one is talking, the other one should listen. Kasi mabilis yung salita ng salita, di ba? Tapos, bibihira yung nakikinig. Igual sa ating Panginoon, pagka tayo ay laging nagsasalita, nagpe-pray tayo, Lord, tingin ito, Lord, bigay mo to, Lord, bigay mo to. Paano na yun? Hindi na natin siya pinapakinggan. So, that's the symbol of cotton bags. Amen! Puso kay ate. Puso kay ate. Okay. Pakainin nyo lang ng pakainin. Ayan. May pangalan ba siya? Kung promote kayo, promote nyo lang yung walang pangalan eh. Okay. Ito Bibiron, po, nakalagay. Bibiron. No, ang ibig sabihin nito, Brother Mark, huwag mong Brother talaga yung pain mo. Si Mark lang. Okay, no, kasi siyempre siya ang tatay eh. Responsible siya na magtrabaho maigi para meron kang ita. Gatas sa yung baby. Siyempre, huwag mo rin gugutongin si sister. No? At minsan, pag madaling araw at iising yung baby nyo, huwag kayong magtuturuan. Kailangan magtulungan lang. Schedule ka. Yeah, schedule. Pero huwag din sasamaan loob mo kung minsan si Sister Christy, kay Sister Christy. Minsan, para bang, kasi ang nanay kasi talaga maraming iniisip. No? Yung pag kahit nasabihin natin nasa bahay lang ang nanay, maraming
responsibility. Oh, responsibilidad din ng nanay. Siyempre, kayo din naman, napapagod. Pero, ang mga tatay kasi pagdating galing sa trabaho, pahinga. Oh, oh. Nagpaparinig ba yun? Sister Christy, breastfeeding is best for baby. In short, magdigising sa gabi para iinom ng yung baby ng milk si Brother Mark lang. Hindi! Ang first milk ni Brother Mark! Dudot pa rin? Parang hindi pa na dudot. Special. Yung wife ko bro, ay, nabahala na kayo, basbasahin yung ano yung dapat sa baby niya. Kasi may mga wipes kasi na hindi po siya adaptable sa skin ng bata. Sensitive. Ng baby. Sensitive yan. So, kailangan yung zero alcohol na gagamitin niyo. Pero hindi naman po yan ang note, ang message ko. Ang message ko po ay, ano po ba ka-importante ang wipes? Una, bilang mag-asawa, first baby niyo, darating naiiyak talaga kayo sa pagod, sa puyat. Dadagdagan na niya ng financial kapag darating ang isang may mga pagsubok na darating sa buhay ninyo bilang mga asawa. Ang wives ang handang dumamay sa inyo. Huwag mo niyong ano, huwag kayong mag-away na dala kundi iiyak niyo sa Panginoon at ang wives ang tutulong sa inyo na pupunasan. Alam mo sa revelation po. Huwag lang mga ganda, huwag lang iiyak na kayo, nakapunas pala sa point ng baby niyo. May pupo. Doon ko pala nag-gets yung pagpunas. Ano ba? Sorry. Yan pa talaga. Seryoso. Nagbayad ka ng daya ng iiii. Ano yung pagkailangan yung saling po talaga ng wipes is pang-cleaning po talaga siya. At saka siyempre pag naglabas-labas kayo, kailangan po ng laging mayroon kayong dalang wipes. Kasi yung personal hygiene. Sa baby po kasi napaka-sensitive po. Para may iwas po sa sakit, lagi po ang tulasawag niyong kalimutan. Pag umiyak ka lang kayo sa wipes. Siguraduhin yung bago yung wipes na kapunan. Siguraduhin niyo lang walang puno niyo. Kaya mawa, pinti sa banaba. At katapon sa tama. Ang pinili ko, dahil Mark and Christy, ito mahalaga ito para sa paglinis ng baby room. Kasi kailangan na magmalinis para hindi magkasakit ang baby ninyo. Ayun na sis. Seryoso? Serious ba? Serious? Sinabilis ko na. Ben, kwak-kwak. Okay. Ito naman, ngayon okay pa yan sa chan. Wala pang gastusan sa mga toys-toys yan. So, pag lumaki laki na nakakalam na siya maglaro, tapos pag lumabas kayo sa mga mall, Mama, Papa, Kero, Estel. Tapos yung pipiliin, yung mga tag 60 yun. Pero huwag kayong mapalin lang sa anak nyo. Kasi, huwag kayong malin lang sa anak nyo. Kasi hindi naman nila alam kung ano yung original, kung ano yung pwedeng ma-affordable. Kaya sa akin, pag... Oh, maging wise tayo. Pwede nyo, alamawa, sasabihin nyo pag nasa mall kayo, Mama, gusto ko to. Tapos, okay, sa susunod, bilhin natin yan. Pero bilhan mo na sa mga Chino, mga diba? Kasi maya-maya sira naman na. Tapos, madali silang magsawa sa laruan. So, actually, ito yung mahal. Mas mahal sa diaper. Kaya, maging wise kayo to choose and to discipline your children also. Kasi hindi pwedeng i-spoil lang kahit na may kakayahan kayong bumili, hindi nyo pwedeng i-spoil ang bata. Depende sa inyo kung marami kayong pera, pero for me, pag naibigay kasi yung gusto nila, parang nasasanay na. No? So, yun. Learn to say no. Learn to say no. Yes. No. Yeah. Ako kasi bata ako naging tatay, no? 19, 20 years old, meron na ako anak. Pero yung mga panahon na yon, hindi pa usang social media, wala pa tayong problema sa mga cellphone. Yung pagkapalaki ng bata nung araw, hindi masyadong yung komplikado. Hindi masyadong komplikado, no? Basta na padede mo, patulog mo.
kahit sila Aubrey na nung dumating dito, wala pa rin masyadong computer no, na kahit 9:30, sarang na yung persyana, matutulog na yung mga yan. Ngayon, hindi pwedeng gawin sa mga bata yan, no? Dahil sa generation nyo, laka yung mga modern technology, hindi na natin sila kayang control eh. Kaya, ang masasabi ko lang, siguro, ang kailangan nyo, the best to talaga makakatulong sa pagpalakan ng anak nyo ang Word of God, no? Si God lang talaga, mapapalaki sila ng base sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Sigurado tayo, hindi kayo mahihirapan pagka si God ang sentro ng inyong pagpapalaksaya. Bukod sa sentro ng inyong pagiging mag-asawa, yung pagpapalaki niyo ng anak, talagang darating yung talaga nakakalanganin natin ng wisdom ng gagaling kay Lord. Kasi sa experience yung si Kara dito pinanganak, ang hirap talaga pagka yung nasanay na sila sa mga cellphone, yung social media, ang hirap nilang kontrolin talagang pagka hindi tayo nagbase sa salita ng Diyos. Yung pasensya talaga, hindi natin kayang kontrolin. Darating yung pagkakataon, hindi na natin kayang kontrolin yung galit natin dahil hindi sila kasi lalo na natuto ng lumalang pag nag 13 years old, 14, nang natuto ng lumabas, wala na, hirap ng kontrolin. Kaya sa Bible, Word of God, sila ang mga the best na katulong niya sa pagpalaki ng anak. Yun lang. Yay! Ni Marco. Bali, since the first day na nakita ko si Ma'am sa Lago. First time na na-meet ko siya sa doon. Sabi ko, aba, may junior agad si ano? Si Mark. Sabi ko, kaya setin ako ng blue kasi alam ko tapos niya. So sa akin kasi, medyo late na rin kasi ako nagkaroon at the age of 34 na akong nagkaroon. Oh, mahal mo ka na? Parang baby ka pa. Sabi naman yung baby. Baby face. Baby. Bale, magpayo ko sa kanya na kung ganun ko siya nakilala si Mark na kabait, alam kong mas mapapalaki din niya yung magiging baby niya o magiging baby nila na magiging mas mabait pa. Pero ang sabi ko lang na huwag masyadong stricto, huwag din masyadong maluwag. Parang balance, ano, balance lang para ano lang. Kasi sa akin medyo spoiled kasi ano eh mahirap, sobrang hirap. Kaya dapat balance lang talaga. Siyempre iba din sa pagdisiplina, especially sa pagiging pagkaroon ng first mommy at first daddy. Sobrang hirap kasi ako nung first baby ko, halos ako lahat yung parang naging mommy, naging daddy. Kasi ako yung ebitin nagigising bata, papalit ng lapo, papadede, ako yung gigising. Yung mami niya, tulog lang. Kasi ganun kahit sa pag first baby talaga. Pag first baby, sobrang sarap talaga, promise. Lalo na pag kahit gano'ng kapagod, pag nakita mo yung baby mo, talagang mawawala yung pagod mo. Bale, sa akin lang, alam ko, madidisiplino ng mabuti. Siyempre, number one, si God talaga yung puro-una nating priority. Tapos, family. Kung ano man yung hindi mapagkakaroon, normal lang sa mag-asawa yung nag-aaway. Pero nadada naman sa usapan. Kagaya nang nasabi kanina ni Ma'am na dapat yung isa, good listener din. Or give and take, hindi yung kung magagalit yung isa, magagalit yung isa, kapag nagkasalubong yung galit, walang mangyayari. So dapat, kung galit yung isa, makikinig na lang yung isa. So, parang ginagawa din ng mother ko, pag kasi si mama, mabunga nga. Kaya ginagawa din ng father ko, tahimik, umalis na lang. And then after mga 5 minutes, bagi na lang sila. Kaya ganoon na lang yung ano. Siguro, bawat isa, good listener din. Tingnan ko kung sino hindi lamukin doon. Yun lang. Yes. Ang masasabi ko lang, hindi kita tinatagot, bro. Parang lang. Pero matatanggap niya, madali lang. Yan lang. Yung pagkakaroon ng baby,
parang ibang mundo yun. Ibang mundo na naman eh. Baka ngayon, lagi kayo nagkakasundo, pero pag may baby na kayo. Kasi ibang mundo pala ngayon, ako nga, hindi ko na-imagine nung bata, nung wala pa kami anak, hindi ko na-imagine yung ganung buhay. Eh, natutulog ka ng kwan, pag, dati ka natutulog ka ng 8 oras. Pag nadabawasan nyo na isang oras, masakit na loob mo. Pero pag nagkaanak ka, kung may 2 oras ka, pasalamat ka. Yeah, sleep deprivation. Kaya ngayon parang blood, Mindset. Paggabi mo na. Isip mo yun. Para pag nangyari yun, maluwag na sa dibdib. Saka, hindi siya kaawayan kasi pag, pagkapanganak niya, yung mga 1 month, 2 month, 3 months, nakakon siya. Parang humigi na yung kanya. Yung kanya. Kaya dapat alagan mo lang siya kahit sinusumitan kayo. Hindi naman dati. Pasensya lang. Binati mo yung pasensya. Kaya ganun yung pan, mga nanay. Lalo na yung mga kapapanganak. Ayudahan lang natin sila. Tulong. Kaya... Kaman? Siya po ang pinaka-host natin. Ay, salamat po sa pagpunta. Totoo yan? Oo, napilitan ako. Napilitan ako magbayad. Ba, hindi! Ilabas ang kita. Sabi ni Baby. Ano ba, sumisi pa ba? Dati kasi siya yung binabantayan ko. Ay nako, nagbigay sila sa akin ng babantayan ngayon. Yeah, but nung na-surprise talaga ako dahil ang tanong ko sa kanya, ano babae? Oo, kinabukasan lalaki, oo. Nalilito ka? Oo, tapos nalilito ako. But at the first, yung sabi niyang bunti siya, yung sabi ko sa kanya, ah, lalaki yan. Pero hindi siya naniwala that time. At pag sinabi niyang, kasi siya naman ang sabi, hindi na ako naniwala na time. Yeah, but ang sa akin lang, huwag niyo akong disturbuhin, ha? Yeah, at ano, well, I'm happy dahil may baby na kayo, tapos ito na yung umpisa ng pagsakripisyo sa buhay niyo. Hindi, ano, masaya talaga pag may baby, and oh, andito lang ako palagi. Pero hindi naman palagi, we. Bigyan niyo man ako ng space, we. Ay, hindi. Yeah. Ang bayan. Ay, anasa na yung sa lotion. Pag bisaya ko ron, walang mo. Ay hindi. Well, ang napili ko ay sabon. Talagang pagdating ko sa sabon ay maarte talaga ako doon. So, minsan pag meron kaming pag ano sa kapatid ko, oh, nag-lotion ka na. Oh, nag-ano ka na. Sabi niya, tumigil ka nga dyan. Tara na, ang tagal mo. Yeah, so. Pag-describe iba na pag may baby. Oh, yes. So, iba na ngayon ang pag may baby. Well, hindi ko naranasan dati yung magpuyat. Wala akong mga ganung bagay dati when I was a baby. Kasi nandun yung mga, nandun yung parents ko. Talagang natutulog lang ako. Tapos, basta wala lang ako. wala akong pagod. Wala akong puyat. Basta natulog lang ako that time. So, sa ngayon, huwag nyo nang pagpuyatin. Ay! Maraming nanay dito. Yeah. So, ay, congratulations! Mahal ko kayo! Oh my God! Congratulations.
Parang hindi kumaan. Brother Mark and Sister Christy, congratulations. Ano? Hindi ko po alam. Diba? Lahat baby. Ang may papayo ko lang. Maging mabait sana. Ba ako kasi yes, na pray ko din na sa gitna siya. Madalasan ko din na yung yeah. Yan, yung so sabi ko din yan, yung sana yung nadanasan niya. And papabayaan ninyo yung bang parang relationship ninyo na hindi kayo lumalik sa Panginoon. Kasi yun nga lagi sinasabi ng Sister Steph na blessing ang baby ninyo. Huwag yung blessing na yan yung magpapawala sa inyo sa presensyon ng Panginoon. Kasi siyempre sa joy na hindi mo maiwasan sa akin na madanasan ko din sana. Yeah. Kasi yung age ko is, hindi naman na siya talaga. Ay, yung kung based talaga sa reality talk talaga, wala na. Pero syempre, my hope is in the Lord talaga. Na, ay, nasabihin talaga ng doktor na hindi na talaga possible sa akin. Nandun pa rin yung hope ko, yung paniniwala ko na God will manifest His power and His miracle sa amin. Amen! Sis, ako na po rin! Late na ako! Brother Mark, nauna ka kasi kanina. Parang babago daw yung ano natin, yung emotion. Sa akin kasi, Brother Mark, no? Lumaki akong wala talagang tatay. Pero sabi ko nga nagsilbing tatay ko hindi yung lolo ko. Masasabi kong parang naging father figure ko talaga yung tito kong panganay. So every time na pumupunta siya sa taga-Tarlac siya pumunta ng Isabela, tinuruan niya talaga ako na kasi sundalo siya, disiplina talaga. Ayun, unang-una turo sa mga anak talagang disiplina. And then hindi siya yung inuutusan ka, hindi gusto, ay inuutusan naman pero gusto niya, nakikita mo sa action niya, siya nagtatrabaho, tapos yung ikaw tatamad ka magka, hindi pwede sa kanya. So kung siya nagtatrabaho, dapat ikaw na mismo yung mahihiya. So gusto ko lang maging example din talaga sa kasi yun sa akin eh, hindi ako inuutusan sa bahay, nahihatan nila ko, pero nakikita ko talaga siya, lalo na si lola ko, kasi naging lumaki ako sa kanya, no? Niwala ko nung mother nung 8 years old. Dumaki ako sa kanya, nakita ko na sila nagtatrabaho talaga, naging masipag. Hindi naman nila ako inutusan, hinayaan na. Pero nakita ko sila nagtatrabaho, kaya nagtatrabaho rin ako. Kaya napakalagang example nila magsasalita. Hindi maganda talaga yung sa action talaga, yung talagang ginagaya ng bata. Hindi pwede yung katulad niya, siguro sa generation niya. Sabihin, huwag kang mag-cellphone anak. Ngayon, nakikita ka naman ako, ikaw naman ang sisi. Hindi nagkukwento sa lang. Abang nag-aalam. Ilan ko. Sa mga natutunan ng bawat isang experience, ng bawat isang. May umiyak, may tumawa. Pero higit sa lahat, ay ako ninyo yung mensahe. Because we love you, ilang naman. Nagmamahal, meron magmamahal sa inyo. At kung dumating sa point na gusto niyo mag-date, may nagmamahal. May nagmamahal. Space ha, space.
dali nyo lang ang baby sa church. At tinutukuan ko naman ang mga kapatiran na huwag ang halika ng mga baby para to protect them also. Yun naman. So huwag kayong matakot. Alam ko magiging, baka maging protected kayo kasi first baby. Pero in the right time, pag sinabi na na you can go to church kasi papakilala nyo talaga sa amin. Nandun naman din ang pag-iingat namin na, oy, walang kiss-kiss muna. Kasi pag-iingat sa baby. So we're excited. Ano bang ano natin? Anong month ang first week ng October. First week of October. Nasa 3-6. Let's claim natin yung pinag-pray natin na normal delivery. So saan? Makarena? Kaya mo ba yung umir? Sa Makarena. Ang advice naman daw nila, lakad-lakad ka para nagtagtag. Exercise. Magdala nila, lakad-lakad na. Huwag naman masyado yung mag-ingat ka na mag-exercise. Alam mo yung mag-exercise. Inhale, exhale. Nakahiga ka, inhale, tapos lahat yung katawa mo i-re-rigid mo. Tapos, unti-unti mo siya yung isang ganyan. Every night, gawin mo yun. Hindi ka mahihirapang mag-anak. Pero meron ba sa kayo? Lamaze, ang tawag doon, lamaze method. Meron magtuturo? Meron, pero... Hindi ko sure kasi may mayroon ako. Ano lang? Nasabi ng... Ano na sila? Nasabi ng mga... baka... Okay, natapos naman na tayo. Pwede. Kasi dapat tanggalin na din yung... May apat kasi na nakikita na yung mga... Yung isang pinakamalaki tapos yung... Ano ba advice ng doktor ba na after the delivery, iyaalis na rin nila? Eh, ang sabi niya, may posibilidad na i-CS kung talagang matanggalin yung... Pati ano, okay, God's will be done, no? God's will be done. Ang importante, healthy ka at ang baby. Yeah. I wish daw sa mga doctors. Picture na.